napaganda ng topic natin. I know the Lord wants to speak with us, lalo na this upcoming reunion celebration that we have, that we will have, rather, this coming and Sunday, last Sunday, and Sunday, last Sunday ng October. So, ang ganda ng, ano no, noong kanta kanina, sabi, oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati. Pero palitan mo yung isang lyrics dun. Pahinggan nyo. Nandun ang pinakamainam kong, papalitan mo ng awit, gawin mong hain. Hain, ay, ihain, sa'yo. Diba? Palitan mo ngayon yung lyrics niya. Habang, alam ko familiar kayo sa kanta na yun. Pero ngayon, paulit-ulit yung isipin sa isipan nyo ngayong umagang ito. Palitan nyo yung word na awit doon na hain. Kasi alam ko marami sa inyong, narinig nyo naman yung meeting natin nakaraang linggo, na we will have our sacrificial giving to the Lord. Diba? At mas lalo siya magiging meaningful lalo na pagdating nito sa lyrics, sa bandang chorus ng kanta. Amen? Diba? Ano pa ba ang maihahandog ko? Na-prepare na ba natin na maihahandog natin sa Panginoon? Or you're still preparing it? We're still preparing it. Maganda yan that we're still preparing it. We're preparing not only the offering, but also our mind, our soul, our spirit, on how we offer to the Lord. This coming reunion celebration that we have this coming October. So let's pray muna to sa ating Panginoon upang our spirit will be in tune. Maging maayos ang ating espiritu. Aming Diyos na banal sa lahat, we give praise and thanksgiving to you, Lord. Maraming salamat dahil sa kabila ng mga bagay na meron kami, sa kabila rin ng bagay na katiting na meron kami, Panginoon, ito'y palagi mong tinatanggap, Panginoong Jesus. Lalo na kung ito'y bukal at malin, bukal sa aming puso. Lord, loosen up our spirit, loosen up our soul today for us to hear and accept your word. For you will teach us how to serve by giving praise and thanksgiving, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, thank you for dwelling with us in everyday prayer, Panginoon. You're preparing us what we need to offer to you this coming last Sunday of our celebration. Lord, we thank you for everything you've done for us. Sa buong linggo na sinamahan mo kami, we've done a great job and it's not because of what we are, but it's because of who you are, Panginoon. Maraming lapses at pagkukulang, pero yung pagkukulang na yun na pinupunan mo ng iyong grasya at kahabagan, Panginoon. Lord, forgive us sa mga bagay na aming nagkukulang kami, Panginoon, nagkakasala kami. Lord, clean ourselves. Let's have an open heart, Panginoon. And have an open ears, Lord God. For faith comes by hearing, Lord. So we need to hear these words that you've given us today. And bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Actually, I'm very excited to deliver this message today. And the reason why, hindi ko na matapakan yung... Pas, yung ano mo, hindi ko na matapakan. Lumitimas na ro. Diploma mo to ah. Hindi talagang diploma mo sa ano. Langlagayan eh, pero... It's okay, hindi naman yan. That's just only a paper. It's about how you serve the Lord. It's much important. So, sa umagang ito, na anong nakaraang linggo ay napag-aralan natin, how Jesus, the suffering Messiah, served us and served the Lord God Almighty. Nalaman natin ang kanyang mga sinakripisyo, ang kanyang mga ginawa para sa atin at para sa kanya, at higit sa lahat, para sa kanyang Diyos Ama. Nalaman natin kung gaano kalalim ang kanyang debosyon para lamang ma-fulfill. Hindi lamang dahil ma-fulfill the prophecy of the book, but to fulfill his most incredible thing
gusto niyang gawin. At yun ay mahalin tayo ng lubusan. Grabe ang Panginoon, no? Pero ngayon, it is about serving God. Itong buong month na to, it's about serving God and having some traits of like Jesus on how we serve God, serve the Father. Pero ngayon, babalik tayo sa nakaraan. Babalik tayo sa pinagmula. Hindi naman pinagmula, pero mga parte ng nakaraan on how they serve God. So our topic for today is tabernacle, serving God, our praise and thanksgiving. Alam ko medyo parang, alo, tabernakulo to. Medyo, sino familiar sa salitang tabernakulo? Tabernacle. Familiar kayo sa tabernacle? Tabernakulo. Hindi kasi yan madalas talaga nababanggit, no? Mababanggit lang yan kapag ang preaching napunta na ng Old Testament, napunta na ng ibang part ng, alam niyo yung mga topic about serving. Pero ngayon, babalik tayo sa nakaraan. How did they serve God? To their praise and thanksgiving. And they started and they started sa tabernakulo. They serve God by giving praise and thanksgiving. So buksan natin ang ating mga Bible sa Exodus 35 chapter 20 to 21. So itong preaching natin ngayong umaga ito, nagpabalik-balik ako from Exodus to Leviticus. Pabalik-balik, nag-backtrack ako mula. Napunta ako ng Exodus hanggang dumating ako sa pinakakalagitnaan ng Leviticus. Just to know, paano ba nila ginawa yung tabernakulo? Who is here still confused about learning about the tabernacle? Diba, parang confusing pa rin, no? Ano ba ito? Ba't gumawa sila ng linen? Ba't gumawa sila ng tent? Diba, isa-isa sa mga naging struggle ko rin personally in the past, early lives of my Christian life. Ano ba yung tabernacle? Bigla ko nabasa yung Old Testament, no? Eh, paano sila nag-serve doon? At ano ba, gaano ba ito kakonektado sa ating topic ngayong umagang ito? Diba? Sabi sa Exodus chapter 35, verse 20 to 21, medyo ngungo ko magsalita. Pasensya na kasi naglolo ko yung kaliwang tenga ko ulit. Naglolo ko na naman and I don't know why. So, medyo naiilang ako magsalita dahil medyo nagfe-feedback at may tonong letter D. That's na ganun sa tenga. Kaya medyo nakakairita sa site na to. Sinusubukan ko huwag mag-distract. I know, this is the enemy who is trying to distract us but we don't want to be distracted. At sabi dito, Exodus chapter 35, verse 20 to 21. Then the whole Israelite community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the sacred garments. The whole Israelite community withdrew from presence of Moses and they brought an offering to the Lord. Ito ang key verse natin ngayong umagang ito. Sabi, when Moses came down from Mount Sinai, familiar naman tayo sa story na ito, nung umakit si Moses sa Mount Sinai, ito na yung binigay sa kanya yung the Ten Commandments, the tablets, the two tablets. With the two tablets of the covenant law in his hands, he wasn't aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Nung binigay sa kanya yon, hindi siya aware nung pagbaba niya, kinausap siya, pinatanawag niya sila Aaron, tinawag niya yung mga leaders ng Israelite camp. At nagulat sila, ang radiant. Nagliliwanag, hindi lang blooming yung mukha niya, nagliliwanag talaga. He is regent. And the reason why he had spoken with the Lord. And the Israelites are afraid to come near him. But Moses called them and gave all the commands the Lord had given him. Tinawag niya ang kanyang mga leaders,
kasama sila, isama si Aaron, and gave all the commands the Lord had given him. He assembled the whole Israelite community and told them the Lord's commanded them to build a place for him to dwell with them. At doon nagsimula yung istorya. The tabernacle. Tabernacle. Ano ba yung tabernacle? Ano ba yung tabernakulo? Tabernacle is a sanctuary. Sanktuaryo. Alam nyo ba yung salitang sanktuaryo? Di ba ito yung where a peaceful place. Kapag tinawag sa dagat, it is a sanctuary ng fishes. So, ibig sabihin, bawal kang mangisda doon. The Tubataha Reef, ata, tinawag na rin part na sanctuary kasi marami ng endangered species ng mga fishes doon. So, hindi na inaalaw ng mangisda doon. So, sanctuary, tawag nila sa tabernacle. A traveling throne room. Wow! A tabernacle is a throne room for a king, for a god. But itong traveling throne room na to, it is traveling. Kasama nila. So, ang ginagawa nila dito, dinidisassemble nila. Inaassemble at dinidisassemble. Made to his specifications. Ang tabernakulo ay gawa sa mismong espesifikasyon, sukat na ibinigay ng Diyos. Hindi sukat nila Moses, hindi sukat nila Aaron. Sukat mismo ng Panginoon. Galing magsukat ng Lord, no? No wonder when he came down here, he became a carpenter. Diba? Simula pa lang, noong una pa lang, he became a carpenter, diba? Siya rin nagbigay ng sukat ng, ano yung una niyang binigay ng sukat bago ang tabernakulo? The Noah's Ark. That's how great our God is. The tabernacle, it served as the place where presence dwelled among his people during their wilderness journey. Ito daw ay nagsilbing lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay nagdadwell or nananahan para sa kanyang mga tao. Lalo na nung panahon nung lumabas sila sa pananakop ng Egyptian. It is from the Latin word tabernaculum. Kaya nga sa atin, pag tinawag natin sa Tagalog, tabernakulo. Eh, di ba, sinakop din tayo ng Spanish, kaya hindi naging salita natin. Pero in the Latin word, it is from the word tabernaculum. Which means tent or dwelling place. Wala namang ibang meaning. That's a tent and a dwelling place. Hindi pa siya talaga templo. Kasi at that time, nagmumove pa sila. Wala pa sila sa promised land na ipinangako sa kanilang Panginoon. Dadalin pa lang sila, kakapalaya pa lang sa kanila sa lugar ng Ehipsyo. So every time, paglabas nila, ang dami nilang pinagagawang kalokohan, mag-build tayo ng templo. Mag-build tayo ng moving temple. I will be your guide, sabi nga ng Lord. In Hebrew, the word for tabernacle is Mishkan, which literally means dwelling or place of dwelling, which is from the root word shakan, which means to dwell, to reside, or to settle. Lupit ng ating Panginoon, no? Instead of being an absent suzerain, kapag sinabing suzerain, a leader, a lord, a king, what he did, a great king chooses to live in the midst of the people he loved. Alam niyo ba't pinili niya pa rin? Pinili niya. Sa kabila nito, alam niyo ba nagawa yung tabernacle after they created the golden calf?
And God is so upset with them. After mo palayain ang iyong mga anak, di ba, pinalaya mo yung mga mahal mo sa lugar ng Ehipsyo, sa lugar ng pananakop, sa lugar ng slavery, sa lugar kung saan hindi sila malaya. And God freed them and did miraculous ways. Di ba, ang daming ginawa ng Diyos nung pinalaya sila. Lumabas sila doon, binigyan pa sila ng ginto ng mga Egyptians. Tama? Lumabas sila, binigyan sila ng ginto, ng mga gandang gamit. Tapos, the 10 plagues. 10 plagues ba yun? Alam ko, 10 salat siya. 10 ba yun? 10 salat, right? And the 10 plagues is so extraordinary. At higit sa lahat, kung mahabol na sila, a pillar of flame is blocking them, blocking the Egyptians to reach them. Isipin mo yun. Can you imagine it, guys? Isipin mo yun, makikita ka ng malaking ulap na apoy na pumuprotekta sa inyo. Tapos ang pinakamaganda at pinakamalupit na ginawa ng Lord, di nga kayo makatawid, di ba? Ang ginawa niya, hinati niya yung dagat. If I'm not mistaken, that is Dead Sea, tama? Or Black Sea? Dead Sea, right? Yung pinakamaalat na dagat. Tama? Which is lawa naman talaga, hindi siya dagat, pero lawa yun. Pero hinati. Can you imagine you saw those miracles? They saw those miracles. And after that, umakyat lang si Moses sa Mount Sinai, and they got bored, and they said to Aaron, we got bored, so make us a golden calf, a god that we can worship. That's how stubborn his people, the people that he loved, is so stubborn. And after that, di ba binanggit ko kanina, napikon ang Diyos. So bumaba si Moses, dala-dala niya yung stone tablet, but nakita niya, ano yung ingay na yun? But hindi naman siya ingay na minamamatay, o ingay siya ng sayawan, at nakita niya, sumasayaw ang mga Israelita, at nasa gitna nila is the golden calf. Nang ginawa ni Moses, napikon siya. Binagsak niya yung tablet. Mamaya, i-ano pa natin yan. I-elaborate pa natin yan. Isipin mo, sa ganun nangyari, sa ganung pagkakataon, if I will be a ruler, at tayo, pag naging tayo ruler, there is some point na magiging cruel tayo because we have a sinful nature, tama? But God doesn't have a sinful nature. A great king still chose to live in the midst of the people who betrayed him. Yahweh's presence is with his people in their very center. Alam niyo ba kung saan naka-place po ang tabernakulo? The 12 tribes of Israel is tatlo. The tribes of Judah, meron pa dito, nakalimutan ko na yung iba, pero nandito yung tribes of Judah in the right side if you're gonna look it up in, you know, sa taas in an aerial view. Apat yan naka ganun at nasa gitna yung tabernakulo. Mga Levita, nasa gitna yung tabernakulo, at ibang mga servants. Yahweh's presence is still with His people. Grabe yung Panginoon, no? Pero malalaman nyo pa, paano? Ano yung servant traits na malalaman pa natin dito sa topic natin ng ngayon ito? At makakatulong sa atin, how to give praise and thanksgiving to our God. After they heard what Moses told them, so ganito nangyari. Pong dito na rin tayo tinutungo.
Pagbaba nila, ay pagbaba ni Moses, sinigawan niya yung mga tao. Alam niya ang ginawa niya? Sobrang pikon niya. Ginawa niyang pulbos yung mga powder, yung gold calf. Hinalo sa inumin at pinainom sa kanila. Ayun, kauna-unahang edible gold. Alam niyo ba yung edible gold? Yung gold nilalagay sa pagkain. Si Moses pala ang gumawa ng kauna-unahan. Pinakain niya ng gold yung mga tao. At hindi lang yon, inutosan niya yung mga sangkot. Kumuha ng espada. Yung mga Levita, tagtanong siya, sino dito will still want to serve God or wants to do it right? Sabihin na natin ganun. Let's paraphrase it. At alam niyo, unang lumapit, mga Levites, the servants of God, the consecrated ones. Lumapit. Nilabas sila yung espada at pinagpapatay yung mga ibang tao. At almost yung mga taong lumabag doon. And almost 3,000 people has been killed on that day. Ngayon, umakyat uli si Moses. Siguro galit na galit yun. Huwag niyo nang ulitin yan. Parang galit na galit siya eh. Pero umakyat si Moses. Alam nyo, nung narinig niya yun, mas nalula siya nung narinig niya nagagalit ang Panginoon. Galit na galit ang Panginoon. Gusto niyang tupukin ang mga tao. Pero what we have is a great leader, Moses. Mas lalo kong mga kay Moses in that this time. Alam niyo, dinefend niya yung Israel. Paano kami masasabing lipi ng isang makapangyarihan Diyos kung wala hindi ka mananahan sa amin? Ayan yung nireply niya. I'm paraphrasing it, but that is the meaning of his words na binitawan ni Moses. At dahil doon, bumaba yung galit ng Panginoon. Bumaba yung galit ng Panginoon. At nag-serve siya, nagpakita ng humbleness si Moses on that time. At malapit nun, nagpakita ng compassion and love ang Panginoon. At saka siya nagbaba ng mga utos. The laws. Ngayon, nagbaba siya ng mga utos ang Diyos. Bumaba uli si Moses. Tinawag niya yung mga leaders. Mga leaders niya, along with Aaron, sinabi niya, ganito ang gawin natin. Ito ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. After noon, here's what they did. After they heard what Moses told them, they withdrew from his presence, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord to fulfill His commandment. At doon na inutos ng Diyos, make me a place where I can dwell with you. Ayan yung utos na yun. Alam niyo po, nangyari, nung narinig nila yon, everyone who was willing and whose heart moved. Yung mga naantig ang puso sa pinasasabi ng Panginoon sa kanila at pinagagawa sa kanila, they brought an offering to the Lord to fulfill His commandment, which is to build a dwelling place for Him. Those people who yearns to His presence, those who yearns to give thanks to God for their freedom, and to those who wants to follow God through His provision and guidance. Kaya nga dun sa verse na binanggit natin, everyone who was willing. Sino to yung mga everyone na to? Yun yung mga nag-yearn to have a presence of God again
in their midst. Sa kalagitnaan uli nila. Because I know they upset God. Sa laki ng Israelite camp, I know that is millions. Siyempre, ang dami mga nag-try doon. And there is also a point to them na malitong ginagawa natin eh. Di ba? May malitong ginagawa natin eh. Pero iba naman, yung mga nagbuyo, lalo na yung mga leader na nagpaano, talagang, hindi eh, gumawa kami ng templo. Pero dito sinabi, everyone who has willing, meron pa rin mga tao, may mga Israelita pa rin, want to have the presence of the Lord to be back again with them. Those who yearn to His presence, those who yearns to give thanks again to God, those who wants to follow God through His provision and guidance. All of them who were willing brought to the Lord free will offerings for all the work the Lord through Moses had commanded them to do. So nagbigay sila ng free will offerings. This passage, itong binasa natin, mula Exodus hanggang Leviticus, kasi Exodus to hanggang early part ng Leviticus, this the latter part of Exodus hanggang sa earlier part ng Leviticus, itong period na pag-uusapan natin. This passage highlights the Israelites' generous response, reflecting their significant growth in trust towards God. Especially considering this was after their liberation from the Egyptian slavery. Considering na after to nung pinalaya sila ng Panginoon sa kamay ng mga Egyptians. And after din to, nung nagkasala sila sa Panginoon, nung gumawa sila ng golden calf against Him. It is also shows their eagerness to seek more of His presence since they gave nearly all they had in order to build the tabernacle. Nagpakita rin ito ng eagerness to seek more of His presence. Nagpakita ito ng eagerness nila na maibalik yung presensya ng Diyos sa kanila. Na mag-dwell uli yung presensya ng Diyos sa mga Israelita. And they nearly brought everything they had. Kaya mababasa niyo dun sa offering na yun. Mamaya babanggitin pa natin, marami silang ginawa. For our upcoming reunion celebration, are we passionate about offering praise and thanksgiving? Sa paparating po natin na reunion celebration, may nararamdaman ba tayong passion to give, to serve by giving praise and thanksgiving? Nakakaramdam po tayo ng passion sa ating mga puso. Alam niyo yun, yung excitement. Yung passion kasi hindi lang naman excitement. It's part of the passion. Hindi lang excitement, but yung eagerness to do the thing that God wants us to do. To do a sacrificial praise and thanksgiving for Him. Nakakaramdam po tayo. Kung ganun po, napakagandang pakaramdam po yun. Nagbibigay po ito sa atin, syempre, ng mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. So, dito sa istorya na ito ng tabernakulo, what are the things that we can learn from the Israelite response in giving for the tabernacle? They serve by giving joy, praise, and thanksgiving. So, pointer number one natin, hearts moved. When the Israelites heard the instructions to give for the tabernacle, they were deeply moved. Ayun ang sinabi doon. They were deeply moved. And their hearts were stirred. Nung narinig nila yung binabang mensahe ng Panginoon through Moses, nung sinabi doon sa verse ng 20-21, everyone who is willing and whose heart moved, their heart has been stirred. Naantig ang kanilang mga puso.
ang kanilang mga damdamin nung narinig nila ito. Why? Bakit kaya? Yun din yung nagpaulit-ulit sa akin, kaya nagpabalik-balik ako, nag-backtrack ako hanggang sa dulo. Yun pala, yun nga yung ginawa nila. After nun, nilatag na ng Panginoon yung mga materyales na dapat gagamitin sa tabernakulo. Yung listahan, ganito, ganyan, yung sukat. Tumakyat lang saglit si Moses. At ganun na yung nangyari. Alam niyo yung feeling of guilt? That's what they felt. Kung yung iba, siguro yung mga pinatay doon, di ba 3,000 na matay, siguro they don't have remorse or they somehow they feel guilty as well. Pero pinapatay sila eh. Pero some of them, especially sa verse natin sa sinulat doon, who was willing, their hearts has been moved. Naantig ang kanilang puso sa sinabi ni Moses sa kanila na pinapasabi ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi may guilt sa puso nila. They're grateful that God still chose to dwell among them in spite of what happened. In spite of what happened to them, God, what happened, God still chose to dwell and laid down His presence at the center of their camp. Alam nila na sobrang sama nung nangyari. Sobrang sama ng ginawa nila. Pero those who are willing, yun ang sabi na, those who are willing, ulit-ulit ko sasabihin to ngayong umaga, those who are willing have moved. When we heard the instructions, the heart and has stirred and they were moved. At grateful sila, Lord, kahit ganito yung nangyari, pinili mo pa rin mag-gumit na sa amin. Gumit na ang iyong presensya sa amin. Despite their actions of creating a golden calf and for being a stiff-necked people that made God angry to them. Kasi ang tawag sa tawag, alam niyo ba tawag sa kanila ni Lord, ng Diyos Ama, stiff-necked people. Stiff-necked, na ganun lang. Stuck talaga. Stiff-necked people. Galing mismo sa Diyos yun. They are stiff-necked people. Matitigas ang ulo, kanilang mga leeg. They must have thought that God doesn't want to deal with them anymore. Kaya doon, yung mga sa willing na tao, those who are willing, yung mga tao na yun, they have thought that God doesn't want to dwell with them anymore and will kill them. Ngunit, ang ginawa ng Diyos, alam niyo pong ginawa niya, the Lord remains gracious and compassionate. He still remains compassionate. Alam niyo, pinaalala ni Moses sa kanya yun, ni Lord. At alam naman natin, hindi nakakalimot ang Diyos, pero sinabi ni Moses, Lord, di ba pinangako mo, sabi mo kay Abraham, you will make descendants, so many descendants, like a grain of sand, and you wanna kill us all? Pinaparaphrase ko lang po, ah. And you wanna kill us all? Lord naman. Ganon kagaling si Moses, a servant of God. Pero mas ganon kagaling ang ating Panginoon. Despite of what happened, God chooses to be compassionate to them. Talaan mo yun? Nagliliparan na yun ako.
by Moses' eagerness in pleasing God, the Lord shows compassion and justice. Pag sinabi pong compassion and justice, patatawarin niya yung mga kasalanan. Pero dun sa binigay niya na salita, dun sa mga nagkasala, I will still bring punishment. Yun ang sabi niya. Kasi pag hindi niya pinarusahan yan, he will not be a God of justice. But what happened? Diba kaya kami mga namatay na 3,000 at meron siyempre, nagkaroon ng sumpa at pinarusahan dahil sa kanilang ginawa. But Lord still shows compassion. Instead of killing them all, wiping them all out in the face of the earth, still remains faithful and give grace. At ang malupit nun, God still chose to dwell within their center of their camp. Ganun, kaya ganun na lang yun nung narinig nila yung pagbaba ni Moses. Nakita nila, radiant yung mukha ni Moses. Ayaw nga nila lumapit kasi nag-radiant nga kasi alam rin nila, guilty rin sila. Kaya nung pagbaba ni Moses, nung sinabi yun, tinawag yung mga leaders, mga tropa, li kayo. Sinabi yun, lalo na yung mga willing, kaya nga sabi ko, those who are willing, sabi doon sa verse natin, who has been moved. Because, Lord, well, kahit ganun yun po yung ginawa namin, He still chose to feel your presence in our center. Ito yung sinabi nyo. Meron pala akong verse, sorry. Exodus chapter 34, verse 8 to 9. Moses bowed to the ground at once and worshiped. Lord, he said, if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us. Although this is a stiff-necked people, forgive our wickedness and our sin and take us as your inheritance. Ganun yung sinabi ni Moses. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kapalaluan at ang aming mga kasalanan at gawin mo po uli kaming iyong tagapagmana. At dahil doon, nung narinig nila yun, they were moved. At nung sinabi na nga doon ni Moses, ngayon, inuutos ni Lord, He wants to have a dwelling place. At nagkaroon sila ng opportunity to show their gratefulness to God. And for that, they gave willingly, not out of compulsion or obligation. Hindi compulsory at hindi lang dahil obligation. It is because they were moved and their hearts were stirred and they were grateful that they are not dead but their life was spared by our Father in heaven. That's how gracious and compassionate our God is. It shows that their giving was motivated by a willing heart and a genuine desire to be part of God's work again. Not by coercion or pressure of not to be punished. Hindi dahil baka parusahan, hindi. They were grateful. They were moved at what God did to them. When was the last time you felt that God may be distant to us? Kailan yung huling time na feel natin parang ang distansya ng Diyos? Naranasan po natin yun. Like we're not, alam niyo po yun, yung ganong moment na parang undistant ni Lord. Parang wala yung presensya niya. Like there's cloud blocking something. Or sense that the Lord seems distant because of our sins and wrongdoings we've committed. Or na sense natin na alam natin sarili natin parang dahil makasalanan ako kaya parang hindi ko maramdaman ng Diyos, parang lumalayo siya sa akin. Naramdaman po natin yun.
nararamdaman natin. Lalo na kapag nagkakasala tayo ng hindi natin sinasadya, mas masakit yung sinasadya. Siyempre, mas masakit yung sa Diyos eh. At dahil nakakaramdam ba tayo na parang dumidistansya ng Panginoon sa atin? Or a feeling that might have kept us away from Him because we thought we're unworthy. At dahil doon, kakaroon tayo ng feeling that feeling natin, yun yung naglalayo sa atin. At sinasabi ng sarili natin, hindi ako karapat-dapat. Alam nyo na, yung mga, yung feel natin na part-time, lalo na sa mga luma na medyo nag-depart sa Panginoon. Medyo lumayo sa Panginoon. Ang hirap bumalik. Dumating po tayo sa ganung part. Nung nawala yung relasyon natin sa Kanya, yung dating eagerness natin na magsilbi sa Kanya, yung commitment natin araw-araw para sa Kanya. Nung nahinto yun, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kagawan, or minsan, feel natin na distant lang ang Panginoon, tahimik siya. And also, sometimes we feel na parang di na ako karapat-dapat para bumalik pa. Parang tatanggapin niya pa ba ako? I will tell you this, kung ganun po yung nararamdaman natin. Our God is gracious and compassionate. Amen? Siya ay puno ng grasya at kahabagan. At gaya ng ginawa niya sa mga Israelita. And He wants us to be corrected in our ways. Kaya nga na pag sabi niya na, I'm full of grace and a compassionate God, nagbabagal siya ng mga rules na dapat gawin. Mga ganito, ganyan. Because He wants to correct the ways of His people. At ganun din tayo. And like what they did after they heard the instruction, they willingly brought an offering and thanksgiving to the Lord. Pero ito ang twist dito. They willingly brought an offering and thanksgiving to the Lord, not to atone for their past mistakes. Hindi dahil gusto nilang bayaran yung ginawa nila. But to show how grateful they were that God still knows them, cares for them, and wants to be with them. Dahil doon sa nangyari yun, nagbigay sila. They give offering to the Lord. It doesn't mean na kapag nagbigay po tayo, we offer our offering, it will forgive our sins once we contribute to the temple. Well, let's go back to sa oras natin. Ito sa panahon natin. Hindi ibig sabihin kapag nagbigay tayo, mapapatawad na ito ang ating kasalanan kapag nag-contribute tayo sa temple. Hindi lamang ito tungkol din sa pera, yung nag-serve tayo sa ministry. Alam niyo, minsan kasi napagtatakpan ng ganun, tama? Kapag nagkakaroon tayo ng malalim na kasalanan or kahit maliit lang na kasalanan and to, parang, alam niyo, to atone for our sins, we tend to do eager more in the ministry. Tama? Ano nangyayari? Nagtatago sa ministeryo. Nagtatago sa pagbibigay. May mga ganun eh. Di ba? May mga ganun po tayong ugali eh. Na alam natin, kunyari, hindi ako nakatin nitong linggo ah. Okay, ilang linggo ako nakatin, hindi ako nakapag-devotion na maayos, hindi ako nakapag-maayos ng relasyon sa Panginoon. At ang naging intend, hindi, ganito na lang. Pagdating ko dun, pagbubutihan ko agad sa ministry. Pagdating ko doon, lilibre agad yung mga tropa ko. Siyempre, mga Christian din yan. At malupit noon,
Pagdating doon, may mga ganito pong, uy, may mga ganito pong case, ha? Lalo na may mga sa ibang mga churches po. Maniwala kayo sa hindi, mayroong mga syndicate na for them, dahil sa ginagawa nilang sin, they give back to the church. May mga ganun po talaga. Diba? Alam niyo ba yung story ni Robin Hood? Diba nagnanakaw siya? Pero doon naman kasi pinagnanakawan niya yung mga simbahan, yung mga pare. So gini-give back niya sa community. Para lang, para makabawi siya, diba? Pero hindi po ganun. Wala, hindi po tayo Robin Hood. It doesn't mean that it will forgive our sins once we contribute to the temple or any God's work, but it will show how repentant and remorseful are we in our past actions. Hindi ito magtatanggal ng ating kasalanan. Ang magtatanggal lamang po sa ating kasalanan, if we repent. Pag sinabing repent, hindi ibig sabihin na humingi lang tayo ng tawad, nagkaroon po tayo ng pagbabago mismo sa ating sarili. That's what we called repentance. At hindi po yun doon. Hindi po yun doon sa pagbibigay lamang ng kahit anong gawain dito sa simbahan o kahit pagbigay pa tayo ng malaki. Hindi po yun makakatanggal ng ating kasalanan. It only shows that how grateful are we. Kasi ating pinaggagawa dito sa mundo na labag sa kanyang kalooban, still chooses to dwell with us. The Holy Spirit is still with us. Amen? He still dwelled to this temple that He created. But it will show how repentant and remorseful are we in our past actions. Grateful in which God should have left us in a relationship with the enemy. Dapat iniwan na tayo sa relasyon natin sa ating mga kaaway. Iniwan, may karapatan na siya na dahil sobrang makasalanan natin. Daangkinin na nga tayo. Dapat iniwan na lang tayo at pagmamayari na tayo ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Yet, He chose to stay and dwell with us. At ano yung naging response noon? Nagbigay sila ng offering to the Lord. He chose to stay. Yun ang ginawa ng Diyos. He can live, but He chose to stay. Look at our church. Tingnan po natin ang ating church. Pagmasdan natin. It stands strong during our difficult times where we can find someone to talk to. Tama? Ito, kahit ganito yung church natin, kahit pumunta ka dito, may madadatnang kang tao at meron taong makikinig sa'yo. Tama? Kahit hindi mismo sa church na ito, itong building na ito, the church is us. Tama? Sipin mo itong simbahan na ito. It stands strong kahit ganitong itsura nito. In our difficult times, panahon hindi natin alam saan tayo pupunta, punta nga akong church. And you will find someone to talk to. Mabuta mo, dito may nagtitinda, may nagluluto, si Pastor Louie nandito. Minsan nga na, natutuwa ako na naawa minsan pag nakikita ko si Pastor. Pastor Louie, pag nakikita kita lalo na pag inihila ka ni EJ, yung tipong pagod na pagod ka na, tapos hilahin siya ni EJ, may sasabihin, ilalayo pa siya dun, alas 10 na ng gabi, no Friday, ilalayo pa siya. Kahit pati ibang mga tao, kahit sila Kuya Renz, yan, sila ate, ate Jonah niya, ate Ruth. At kayo din, sa ibang mga kasama niyo, mga kaibigan natin. During our difficult times, the church and God stayed. Amen? Because He chose to dwell in this presence, in this place. Dami naman place dyan eh. Pero 41 years,
the last 41 years, he chose to stay in this place. Dahil sa place din ito, pinagpala ang ating buhay. Amen? Alam natin ang Diyos na nagpapala sa atin. Amen? But no man is an island. And he needs a church to stay. Dahil sa lugar na ito, marami nakapagtapos. Amen? Alam niyo ba na nagpo-post ako nung nag-update ako, 'di ba? Ako nasa ngayon sa digital. Backtrack ako ng backtrack ng mga picture. Nakita ko yung mga bata, ayan si Lajona, si Ruth, si Mariela, si Jelan. Tapos nakita ko si Valerie, si Beth, naalala ko dati. Nag-aaway pa silang dalawa sa Pog. Bata pa sila, gaganon sila. Ngayon, servant ni Lord. Dati, ang inosente na mukha ni Jelan, nakaganon pa yung picture. Ngayon, graduate na. Papasa pa sa licensure exam. Ganon din si Mariela. Ganon din si Jonah. Diba? Dati, walang pangarap. Pero ngayon, grabe. Lahat nakakamit na. Because the Lord stayed in this place. The Lord dwell in this place. Alam niyo yung kanta na, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko lang malaman saan ako pupunta. Alam natin it's about God, about Jesus. Pero nasaan tayo kung wala tong church na to? No. Nasaan po kaya tayo? Naisip niyo po ba yun? Naisip niyo po. On that 41 years, walang nagpuntang missionary dito. Hindi ito binili itong lupa na to. Walang generational family gaya ng mga Katadman, Mendoza, Seguera, at ng iba pang mga pamilya dito. Taladro. Nasaan kaya tayo? Naisip niyo po yun? Ngayon, generational family, Kwasay, Yakat, Kilong-Kilong. Kung wala po itong lugar, Abrantes, Calpito, kung that 41 years before we backtrack, nasaan kaya tayo? We're grateful to God. He stayed in the presence. Pero kung wala tang place na to, nasaan kaya tayo? Naisip niyo po. Ikaw, Jelan, kung sa tingin mo, nasaan ka kaya ngayon? Sa tingin mo lang, pwede ka sumagot? Tambay. Di nga, positive ka, tambay. Sa tingin mo yun, kayari. Ikaw nang, sa tingin mo, kung wala tong simbahan, nasang feel mo nasa ka ngayon? Naglese, pamilya na, no? Nalala ko nga si Christine na nakaraan. Sabi niya, nakikita niya yung mga kabatchmate niya, no? Ni batchmate niya. Lahat daw nagbuntisan na. Siya na lang daw natitira. Nagpapatuloy nag-aaral. No? Nasaan kaya tayo? Wala po itong simbahan na to. Kung hindi nanahan ang Diyos sa lugar na ito at pinili yung presensya niya manahan. Even though we're not unworthy. Always keeping its doors open for us. So sa ginawa ng Israelites, may tanong po ako sa inyo. Would you serve in that way? What Israelite did? Magsaserve po ba tayo ng ganun? Do we also bring offering of praise and thanksgiving to God? Because we're grateful. If so, malaki po pinapasalamat ng Diyos.
Maraming buhay ang binago ng simbahang ito. Ang Diyos gamit ang simbahang ito. So sa nalaman natin na ginawa ng mga Israelita, nagbigay sila ng offering and thanksgiving. Would we serve that way as well? Yes? Amen? If that's so, what a gracious and merciful God we have. He is a gracious and merciful God. And give us an opportunity to be grateful sa kanyang ginawa. At dahil doon, we were able to have an opportunity to give praise and thanksgiving, an offering to the Lord. Pangalawa, for the sacred. When the Israelites heard Moses, everyone who was willing moved right away. Yun yung sinabi, di ba? They instantly brought what they have. They even presented all their gold as a wave offering to the Lord. Kapag sinabi pong wave offering was a portion of sacrifice. Ito'y portion ng isang sakripisyo na pinipresent sa Diyos and then released by God for the use of those involved in the sacrifice. Meaning, kapag sinabing wave offering, kunyari, nag-offer po ako sa inyo ng baka. Nag-offer sila ng baka sa Diyos. Tapos, pag-offer nila doon, ni-release ni Lord. Sige, pwede niyang kainin. Ang kakain lamang nun yung mga pare. Yun po yung wave offering. At dito, nung narinig nga nila yun, mismong mga ginto nila, they serve it as a wave offering. Meaning, kapag nirinis ng Lord yun, magamit ng mga pare yung mga ginto na yun. Magkakaroon sila ng possession of gold. Pinakita nila kung gaano sila ka-generous. They have done it with full of obedience. Kanina lang, gratefulness. Ngayon, gratefulness and willingness. Ngayon, they gave it with full of obedience. Willing to come and do the work. Hindi lamang sila nagbigay ng kanilang mga ginto, silver, metal, linen, goat's hair, all the precious things and gems and stones. They also gave their time and their skills and their time and their body to serve to the temple by building the tabernacle. Every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary are to do the work just as the Lord has commanded. The people obeyed these instructions exactly. Hindi po, hindi, ito gusto ko eh. Ito gusto ko ibigay. Ito gusto kong sukat. Ito gusto kong ilagay natin. No. They just gave with full of obedience. But they gave it and do it exactly what the Lord has told them. Pinakasukat, ano dapat gawin dito, paano susulsi, ano yung susulsi ba yung tawag doon? Yung sa susulsihin yung tela ng goat skin. It's ganun. Exactly. Bringing the materials that God had asked for. Yung mga acacia wood, precious woods pa, and the precious stones. And in some point, eto, dumating pa sila sa punto, Moses gave an order to restrain bringing more of the freewill offering. Dumating sila sa punto, sobrang dami ng binigay ng mga Israelita, those willing Israelites, dumating sa point, si Moses nagbigay ng restraining order. Oops! Hinay-hinay tayo. Hinto muna ang pagbibigay. Ang dami bumaha ang pagbibigay nila para sa tabernakulo. Sa tent
the dwelling place of the Lord. Sa sobrang move nila, sa sobrang willingness nila to obey, dumating na sa point si Moses, stop, teka lang, ang dami na ito, bumabaha na. Talaga, dumating dito nga sa verse na to, ang nangyari, huminto sa paggawa yung mga skilled worker na inassign dun sa dalawang binigyan ng talento na nag-dwell ang Lord at give the Spirit. Huminto sa paggawa, sinabi nila, Moses, ang dami nilang binibigay, hindi kami makagawa ng maayos. Hindi sila makagawa ng tuloy-tuloy. So ginawa ni Moses, teka lang, hintuin niyo muna yung magbibigay. Ganon yung obedience. So sobrang willing nila mag-obey to obey God by giving offerings and thanksgiving to the Lord. Dumating na sa punto, si Moses nagbigay ng restraining order. Hinto muna tayo. Hinto muna. Wala nang tatanggap. Puno na. Para sinabi niya, puno na. Okay na kami. Marami nang gamit. Ganong feeling. Do you want that kind of obedience? Or gusto niyo, or yung obedience na marunong magsala ng kamay na marunong magsala sa bulsa. Kamay na mahigpit. Or feeling na katamaran sa paggawa. Kasi dito, hindi lang lamang ito yung pagbibigay na ito eh. Nandito na yung mga skilled worker na inassign sa kanila. Inassign dun sa dalawang servant ni Lord. I forgot the names, I'm sorry. Pero mababasa niyo yun dun eh. That's just after Exodus 35 eh. Mababasa niyo po yun dun eh. Do we desire that kind of obedience? The full obedience to the Lord? Yung full obedience na mismong yung leader na nagsabi, oops, hinto muna tayo, sobrang dami na ng yung ng inyo pong binibigay para sa templo. Abundantly. Diba? Ganun nga yung ginawa. Ganun nga yun, diba? Tinalaki natin mga nakaraan. Ganun yung willingness nila. The full of obedience. People obey this instruction exactly bringing the materials that God had asked for. Ayan. Ayan nga. Moses gave an order to restrain bringing more of the freewill offerings because what they already had was more than enough to do all the work. More than enough. Gusto po ba natin yun? Kapag nagbigay tayo sa Lord, darating na sa punto, more than enough na yung tinatanggap ng simbahan. Yung magsasabi na si pastor, yung mga leaders, or yung treasury department, sobra na, lagpas na, million na po yung inaabot natin. Amen? Parang yung tipong nagpapagawa na, fifth floor, ay nagpapagawa na, gusto pa magpagawa ng seventh floor, eh yung pundasyon pang fifth floor lang. Kasi more than enough na eh. Alam niyo po yun? Yung ganong feeling. A full obedience to God. Amen? Alam niyo po yung ganon? It was abundant. Do you know why? Because they completely obeyed God. Hindi lang nila sinunod ang Diyos. Completely obeyed God. No one hesitated to give their offering. Dun sa verse na yun, wala po nag-hesitate na magbigay. Dun sa mga willing na yun, ng mga taong nag-move from kanilang mga puso, no one hesitated. Their offering, their thanksgiving, and their complete skills and talents for the tabernacle. No one questions Moses or God itself. Hindi nila kinwestiyon ang kanilang leader at mismong Diyos. Bakit ganito karami? Boy, baka marami na yan. Baka... Noong karaan nga, may nag-PM sa akin. Nagtatanong about sa pagkain.
I'm not gonna mention any name or something. Pero nalungkot lang ako kasi. Nagtatanong siya kung baka sobra daw yung 3 kilo. Kasi baka konti lang daw yung matin. Sobrang positive mo. Huwag naman po ganun. Pero I know lahat naman tayo, we're being built by God, restoring by God. We are in the midst of restoration. Pero have faith of what we're going to do sa ating reunion celebration. No one questioned Moses and God on that moment about the amount that needs to be built. Nung tinanong ba nila, magkano abutin ang ginto niyan? O ilang ginto abutin niyan? O ilang tela ba gagawin? Hindi. Hindi, baka sobra na yun. Hindi. Hindi sila nagtanong kasi nagbigay na ang Diyos ng listahan. At nung nagbigay ang Diyos ng listahan, hindi nila kinwestiyon. At di rin nila kinwestiyon si Moses. Baka dinagdagan mo lang yan, ha? Para baka itatabi mo yung ibang mga ari-arian dyan na ibibigay namin. Ha? Hindi. Those who is willing fully obeyed God. At dahil doon, the free will offerings were abundant. The wave offering is also abundant. Ganun ang nangyari. And it never left the servants hungry or lacking anything. Yung mga nagpukpok, mga nagtahe, yung mga naglatag ng ginto sa mga kahoy, nagtayo ng tent, nagpako ng tali, naglagay ng harang sa tabernakulo, yung mga servant din, kahit kailan, hindi sila nagutom o nagkulang. Dahil yung mga willing, those who are willing, sabi nga po, ulit tayo, fully obeyed God. They fully obeyed God. They just obeyed. Obedient gives means, giving means being generous while also following God's specific instruction. Diba may nilatag po sa ating instruction ng our celebration? In our midst, dapat wala pong question because it came from God itself. And it was planned completely. Nilatag na maayos. At sabi nga, obedient giving means being generous while also following God's specific instruction. It shows a heart that pays attention to God's guidance and willing to follow His plans, even in matters of personal resources. Kahit personal resource. Lalo na dun sa pagbigay nila ng mga precious gems. Personal gems na nila yon. Those are the gems that was given to them by the Egyptians. Mga nakuha na, mga binigay sa kanila. Precious sa kanila yon. But when they heard about the instruction, they fully obeyed God and gave it for the tabernacle. Like what Jesus did, pasadahan natin konti yung the suffering servant na nakaraan. Like what Jesus did to us, when He said that He's going to destroy the temple, naalala niyo yung sinabi ni Jesus, when He's going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, bakit 7 days nalagay ko? 3 days lang pala, sorry. He could have walked away. Tama? Just she. He could have walked away. But He complied to His Father. He shows a heart that pays attention and willing to follow His Father's will. Alam niyo po ang ginawa niya? He obeyed. And he became successful. He destroyed this
temple and rebuild it in 3 days. Our temple, our body. That's why we accept Him as Lord and Savior. We are not the old creation. We are a new one. Because He obeyed. Siya ay sumunod. Look at our church again. Guys, tingnan nyo ulit. Siyempre, sulitin nyo na. Tingnan nyo na yung church natin. Sulitin na natin. Hindi po ako nagmamadali na ma-renovate ang church siya. Pero, I'm passionate na magbago talagang lugar. Amen? Do you still feel that passion? Baka, di kala ko kasi baka kunala ko lang. Pero if that is, thank God. Maraming salamat po. Look at our church. It had many opportunities to be purchased by different interested parties. Marami. Naalala ko nun, Vanna, naalala mo nun, nagtitinda tayo ng saging. Di ba may lumapit kay Pastor Apollo? Gusting bilin tong simbahan. As ang in-offer, alin nyo ba magkano? Natatanda mo pa ni in-offer nun? 100? Di, wala pang million eh. Walang million. Ang baba ng offer. Ayun yung dating NHA na naghahawak dito. And there are some other parties want to purchase this. Ito, itong lugar. It could have faced eviction due to the land title issues. Alam niyo na po yun, di ba? May issue pong ating lupa. And could have faced eviction. Ay, grabe. Kung nandun po kayo, pag nagpupunta po kami NHA, si Pastor Louie, lahat ng sikot talaga tatanong. Dumating na rin sa punto na may inis ka. Narinig namin na lahat pumapabor sa side, na maaari pang ma-evict, na di mabigay yung lugar. Maaari pa tayo ma-evict. Alam niyo bakit? Kasi yung transfer paper na dapat ginawa ng mga nakaraang leaders po nito ay hindi nabayaran. Transfer fee. So meaning, the purchase of this land or this lot is invalid. Alam niyo po ba yun? Pero the Lord still doing its ways. Nung huling balita po namin noon, nagpunta kami. Ngayon daw ay wala nang babayaran na transfer fee. If I'm not mistaken, Pastor, di ba? So voided na yung babayaran na, I think that 70, 80,000. Transfer fee pa lang yun. Magkano na naiipon natin sa 100,000 na mahigit, tama? Noong nakaraan, nung nagpa-check up kami ni Papa ng Wednesday, he told me about, sinabi ko, magkano yung permit pa? Naku, mahal yun. Sabi, maaaring pumalo ng 100,000 ang permit. See? Maraming opportunities. Maraming parties na sustumbilin to. Maraming maaari tayong ma-evict dito. Dapat ma-evict tayo. And the situation would be much worse if walang mga nag-maintain dito to make it operational. Alam niyo kung walang mga naninirahan dito, walang nag-caretaker dito, baka mas malala pa itong tsura na ito. Walang naglagay niya lona na yan, edi mas lalang basang-basa tayo dito. Tama? Walang naglagay ng ganyan, mas lalong sobrang mas mainit lalo sa stage. Pero, the servants obeyed and God keeps it running. Kayo po yung mga servants ni Lord. Tayo po. We obeyed God. And God keeps this place running. Amen? Amen? If we obeyed God on those kind of factor na
we are part to make, naging part tayo na maging operational tong lugar na to. Do you want to have that kind of obedience as well? Nung ginawa ng mga Israelita noon, they willingly obeyed God and gave their offerings and thanksgiving. Hindi niyo po ako kailangan sagutin. Kayo po ng Diyos. Dalawa po kayo ng Diyos na nakakaalam. Are we willing to obey God na umabot tayo sa puntong ganun, even our personal resources will be given for the works of the tabernacle? Would you choose to obey like the Israelites did? If so, what an awesome God we have. He chose to obey. Pangatlo po, for all its services. For all its service. Ulitin ko po ulit. When the Israelites heard the command, everyone gave and contributed valuable belongings and precious materials for the tabernacle. Valuable belongings and precious materials, covering the tabernacle with precious metals and beautiful stones, precious stones and beautiful linens. They even brought precious gems to be mounted as well. Yung mga emerald, onyx, and sa tingin ko may diamonds din doon. Tama? Tama ba? May mga diamonds din doon. Topaz, yung emerald, ayan, emerald, yung kulay green. Emerald ba yung kulay green? Tama, emerald, no? Ay, hindi. Jade, no? Jade. For many Israelites, these were likely their most valuable possessions. Yet, they freely gave them up to help build a place for God to dwell. They sacrificed their treasures for them to be with God again. To see and feel His presence once again. God's purpose over personal comfort or wealth. Di ba kanina, willingness? Pangalawa, obedience, ito, sacrificial. God's purpose over personal comfort or wealth. Amen? This teaches us the importance of being willing to let go of valuable things. Yung ginawa nila, nagbibigay ito sa atin ng importance na nagtuturo sa itong importansya ng pagle-let go ng mga valuable things sa atin. For the sake of something greater. Do we seek something greater for our church? For our God? And I think lahat naman, no? We seek something greater. Namely, for God's glory and God's kingdom's work. Alam niyo po, it isn't a sacrificial if you can give your gift and not notice it. Hindi siya magiging sacrificial kapag nabigay po tayo ng ating offering tapos hindi mo napapansin, well, ay, napagbigay pala ako. Hindi yung sacrificial, parang binigay lang natin yung sobra sa atin. Sacrificial, it is sacrificial if something in your life, in our life, has to change. May kailangan magbago for us to be able to give. And that is sacrificial giving. Yung kanina, willingness giving. Pangalawa, obedient giving. Pangatlo, sacrificial giving. Yun yung mga ginawa nila. Something in your life has to change. In our life has to change for us to be able to give. Yun ang sacrifice. Alam ko mabigat. But that is sacrificial giving. Sacrificial means we know the true source of our security in life. Amen? Ayun daw po ang sacrificial. Na alam daw natin ang true source ng security. And the true source of our security is God. Amen?
We give up something so that others can flourish. And in our case, sa case natin ngayon, our church. We give up something for others can flourish. Ngayon, sa case natin, what we want to flourish is this temple, this church. When we give that way, we are changed. Amen? Kapag nabigay tayo ng ganong pamamaraan, tayo binabago ng Diyos. Ay binago ng Diyos. Literal na binago talaga ng Diyos. Makikita natin ang pagbabago talaga ng Diyos sa ating buhay. Ito pa po. The pain we feel for not having our church renovated is inevitable. Tama? Yung sakit na nararamdaman natin na ang church natin, na hindi natin ma-renovate ang church natin, is inevitable. Hindi natin maiwasan yung sakit. Tama? Ano ba yan? Every time makikita natin, nasasaktan yung puso natin. Hindi natin makita yung ano eh. Yung church natin, ganito pa rin ang sitwasyon. Yung mga gamit, everything. Yung sitwasyon ng ating mga servants, ng ating mga leaders. We feel pain. Tama? Nakakaramdam po tayo ng sakit. Amen? Sasabihin ko pa sa inyo, and it is a good thing. Kapag nakakaramdam po tayo ng sakit. Tama po yun. It shows that we care. It shows that we care. Na may pakialam tayo. Kaya tayo nasasaktan. Pero, but suffering for its current condition is optional. In short, pain is inevitable, but suffering is optional. It's our option to stay in this kind of situation of pain, or we chose to move on, give to the Lord for His temple, and renovate this place. Amen? Amen? Painful talaga. Masakit talaga. Kasi magbibigay tayo ng resource natin. May magbabago sa ating buhay, sa ating gagawin. Pero, suffering, pain is different from suffering. Suffering is a continuous pain. Amen? Tama? And suffering is optional, guys. This, what we're feeling right now, what we're experiencing right now, this is optional. We have the power. God has the power. And now He has given us a chance, an opportunity to have this an optional term for us. Nasa ating mga kamay, we want to stay to suffer. It is painful, pero it's much more painful if we stay and suffer. So now, let's choose. Ano po ang pipiliin natin? And we have now the chance to do it. Amen? Naniniwala po ba kayo? This coming celebration of reunion and celebrating, are you considering it as a chance? Kayo guys at the back, are you considering it as a chance? A chance to see a beautiful place where God dwells with it? Amen? So 41 years, magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Ang daming binago ng buhay ng simbahang ito. Alam ko po ang Diyos na nagbabago. Pero ang simbahang ito, ang daming ginamit. Ginamit niya itong place na ito to change our situation, to change our life. Amen? Ngayon, papasadahan uli natin yung the suffering Messiah. The suffering servant. When Jesus in the Garden of Gethsemane, nung nasa Garden of Gethsemane siya, He was praying. Tama? And He was sweating blood. Tama? Hemohidrosis.
Alam niyo, mas lalo, nung napanood ko yung Passion of the Christ, pinanood ko siya. First part, nilagay ko sa, dinownload ko yung video 4K. Kita pala dun yung hemohydrosis ng Lord. Yung dugo na nagpapawis siya. Wala lang, sinabi ko lang. Di kita kasi dun eh. Na makita na intense yung prayer niya nun. Sobrang intense kasi grabe yung situation nun. He was praying and sweating blood because he knows the weight and the cost of our redemption. Alam niya yung cost. Kaya nga sinabi niya doon, wag ang aking gusto, but ngunit ang iyong layunin ang masunod. Not my will, but yours will be done. Jesus could have said no, but he said yes. Lagi pong magre-ring sa tenga po natin yun. Itong si Jesus, itong ating Lord, he became a servant as well for the Father. He could have said no. No, I don't want to do it. But he said yes. Kanina, he obeyed. Yung isa, hindi ko na makita. Hindi ko na makita. He obeyed, he chose to stay. Ngayon, he could have said no. But he said, yes, I'll do it. That is sacrificial. Amen? Nabasa niyo ba yun? Yung part ng, sa Bible na yun? Bagay ng crucifixion. Not his will, but the Father's will be done. Lagi po natin, eto po. Alam ko, nahihirapan tayo sa sacrificial giving. Darating. May pain doon. Pero lagi tandaan niyo po itong word na to. He could have said no, but he said yes. He could have said no. He said yes. Sacrificial giving. So ngayon, our conclusion, we know in our journey towards the path of renovating our temple. Alam natin yung journey, di ba? Ben, no, wala. Wala, wala. Ay, hindi, tama to. We know the journey towards the path of renovating the temple. It will not be easy. Tama? Amen? Talaga may maging madali. To show willingness to be obedient and provide sacrifice towards on our own tabernacle. Ito po yung ating tabernakulo. A place where God dwells. That's why we have our Sunday services. That's why we have an opportunity to take a rest on the seventh day. But if you think na itong opportunity to is a privilege of reconciliation, restoration, and security, we'll be glad we did it. Magiging masaya tayo na ginawa natin. And we came. Amen. To sense His holy presence and warmth of His embrace once again. Seeing His temple that symbolize His faithfulness. Alam nyo, hindi rin naging madali yung paggawa ng tabernakulo. Pero alam nyo, paano naging maayos yun? Balik tayo sa unang place, sa unang part ng preaching natin. When Moses came down from Mount Sinai, the two tablets covenant law in his hands, he wasn't aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. He communicated with God. He prayed to God. He prayed to God.
Hindi ito mangyayari kung di natin sisimulan at palalakasin ang ating pananalangin sa Panginoon. We are not capable. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Hindi talaga tayo capable eh. Lalo ngayon, current situation, kung ako lang gagamitin, wala talaga. Ngayon, puro sideline lang hirit natin ngayon. Fully committed ngayon si pastor sa church. Hindi na siya magbabiyahe ngayon. Kayo ngayon, naghahanap pa ng stable work. May work, pero it's a minimum job, minimum wage. In short, we're not capable. That's why we need to do what Moses did as well. Hindi niya na notice his face was radiant. Bakit? He had spoken with the Lord. Nanalangin siya. Nakikipag-usap siya sa Panginoon. Nung huling nakipag-usap tayo sa Panginoon, kagabi o kanina umaga, napapanalangin natin ng simbahan, ang sitwasyon ng church, ng kanyang templo. Amen. Nagagawa natin. Thank God. Pasalamat tayo sa Panginoon kung nagagawa natin. Hindi natin ito magagawa kapag mahina tayo sa pananalangin. Hindi natin ito magagawa. We can't. Kahit ilatag pa natin pinakamayayaman dito, ilapit pa natin yan kay Chabit Singson, kahit sa pinsan ni Louie na si Ernest Junicio, kung hindi tayo nang ipag-communicate sa Lord, it will not happen. Lahat yun nangyari kasi there is one person who is communicating with God. Bakit na-moved yung mga puso ng mga tao nung narinig nila yung utos, yung sinabi sa kanila ni Moses? Kasi si Moses nakikipag-usap sa Diyos. Kung bakit nalaman nila na gracious and compassionate Lord na hindi sila papatayin, because He wants to dwell with them and create a tabernacle, because one leader, there's one person who prayed and talked to God. Yun, isang tao pa lang yun. Paano po tayong lahat? Paano po tayo sama-sama nananalangin? Attending our prayer meeting, our daily prayer, our commitment prayer, dun po magbabago yan. If God hears it, He'll obey. He'll do it. Ganun yung sinabi niya rin kay Moses eh. To simplify, we can follow these steps to understand what sacrifice and giving to the Lord means. Sino po dito yung hindi alam ang gagawin sa paparating na sacrificial giving? May nagtanong po sa akin ng linggo eh about sacrificial giving. Paano po ako magsa-sacrificial giving? Paano po ba yung paraan? Well, I have ways, some certain ways. But this is optional po, ha? Pero this will guide us about our sacrificial giving. Five things that we can do for the sacrificial giving. Number one, syempre, let's make a pledge. Anong make a pledge po, Kuya Zam? Have we discerned our gift for Him, our gift to God? Dinidiscern po natin ano yung gusto nating ibigay sa Diyos sa paparating nating reunion celebration. At malapit nun, are we ready to do a sacrificial giving? Siyempre, yun muna yung bisa. Are we ready? Are you guys ready? Hindi nyo po ako kailangan sagutin. Nasa inyo po yun, sa inyong puso, sa inyong damdamin. Are we ready to give sacrificial giving to the Lord this coming celebration? Pangalawa, need to plan. The degree of planning is important to our commitment. Yung degree ng pagpaplano. Planning our giving will make us to give the first fresh fruits.
not the leftovers. Hindi yung leftover. Sabi mo nga kanina sa sacrificial giving, pag hindi tayo nakaramdam ng sakit, or bigat, or may magbago sa atin, leftover yun. Hindi po yun first fruit. Hindi po yun yung best thing that we can sacrifice. Mas maganda rin, do a dialogue with your family. Pag-usapan niyo pong pamilya. O natin. Kami, nag-uusap po kami ni mama eh. About doon. Sinabihan ko rin sa papa. Sabi ko, matin ka. Hindi dahil may lechon doon. Munyata kita. Pinumating ka dahil mag-ana tayo. Reunion yun at celebration. Mag-sacrificial giving tayo. Do a dialogue with your family if needed. It's a spiritual exercise by planning what we need to give. Alam niyo po ba yan? Spiritual exercise po yun. Yung pinaplano natin, ano po yung bibigay natin? Paano po tayo makapagbigay? Ito pong ginagawa natin. Exercise po to. Spiritual exercise po to. Pangatlo na ba? Tama, pangatlo po, no? Pangatlo, proportionate. How much should I give? Yun naman po yung tanong, no? Medyo controversial na tanong. How much should I give? Number one, start with assessing our level of giving. Assess natin ano po yung level ng para natin pagbibigay. Mamaya, wala pa po tayo sa level max ng pagbibigay natin. Nasa level pa lang tayo ng, alam niyo, mid-level or small level. Tapos, nagbigay tayo ng malaki, nandun yung guilt feeling na parang nangihinayang. Tama? Yung nangihinayang na parang in a way na gustong nang bawiin. Alam niyo po yung ganong feeling? Siyempre, assess po natin yung level ng giving natin at alam po natin yung sa bawat isa. Amen? At alam po ba natin yung level ng giving po natin? Gratitude over resources is much more adequate. Amen? Gratitude over resources. Huwag po natin tingnan how much we can give. Kundi natin, tingnan po natin how gratitude are we. How grateful are we, rather, to give. Yan po yung sukatan. There's no number that said it is the right amount. Wala pong numero na nagsasabing ito yung tamang amount. Wala pong ganun. Ano ang pag sinabi natin, 500,000 sa bawat family, bibigay niyo po ba? Kaya? 500,000? Kalating milyon? Pag ganun, sanlaan na ng lupa ito. Pero again nga po, there's no number that said it is a right amount. Wala pong number. Kaya ni Lord. Passionate. Mga ilang araw na walang tulog uli, Ate Annalyn. Pag ganun. And knowing our level of giving and our faith. Level of giving, syempre yung pananampalataya natin. Mamaya, laki nga ng binigay natin. Wala naman tayo pananampalataya na magagawa yung simbahan kahit anong laki ng binigay natin. Naalala niyo yung sa New Testament? Yung dalawang mag-asawa? Yung namatay? Bumagsak bigla? Wala naman talaga sila pananampalataya noon. Personal interest lang nila yung mangyayari. They want to glorify themselves. Anong nangyari? They died. Our faith means, knowing our level of giving and our faith means best proportion for God. Ayun na, nasagot na po yung ano natin, ha? Yung mga nagtatanong, ano, magkano po ba yung bibigay ko? Hindi po yung sa amount. Ano ba yung level? And how grateful are we to the Lord? Pero syempre, 41 years naman, grabe naman. Baka 10-20 lang bigay natin, ha? Pero nasa kakayahan po yun. Hindi ko po kina-question ng inyong pagbibigay. How grateful are we to God? Pangapat, sacrificial. If it hurts, then it is the best we are giving. Pag masakit, yun po yung best. Masakit eh. Yun po yung best. If this can make equally difference in our life, then it means it is sacrifice. If it can make a difference in our life, malupit nun, equally difference. Ganon ka-gracious ang Lord. Hindi lang siya magkaroon ng difference sa ating buhay, magkaroon ng pagbabago. Equally difference. Ibig sabihin, iniisip niya pa rin yung pangangailangan natin. Kahit may magbago sa ating way ng pamumuhay dahil sa ating pagbigay na to. Dahil sacrificial nga to eh.
Doing it for other may flourish. Sabi ko nga po kanina. Tama? Lastly, pray for thanksgiving. Manalangin tayo. Kapag na alam natin sacrifice, eto na yung final. Let's pray to God. Pray for thanksgiving. Lord, thank you. Give thanks to the Lord, for He able us to give for Him without greed. Alam mo, nagbigay tayo ng walang pagkagahaman. Walang pagkagahaman. There's no pot of greed, but a willing heart. A willing heart. Sabi ko nga po uli kanina, you may follow this guide, but still it is your personal dealing with the Lord. Ha? Personal dealing pa rin po yun. But you can follow that guide in how you will do it. Ito po. Last na po ito. Sorry po, masyadong mahaba nga na natin, pero this is what God wants us to know this morning. Hindi ako makatulog na ito eh. Kasi I'm so excited to say this to you guys. Alam niyo ba, after the Israelites completed the materials, woved and adorned all the stops with their sacrifice, and the time of setting up the tabernacle came. Dumating na yung oras na itatayo na yung tabernacle. Moses did everything just as the Lord commanded. Chinek niya lahat eh. The tabernacle, okay, sabi niya. And finished the work. After that, what do you think happened? Ano yun, natayo na lang ba yun siya? Natayo, tama. Natayo talaga. Alam niyo ano pa nangyari? What do you think happened? The cloud covered the tent of meeting. The cloud covered the tabernacle. Bumaba ang presensya ng Diyos. Why? Because He was pleased. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of the meeting because the cloud had settled on it. Nanahan ang ulap. And that's what we called Shekinah glory. Ito pa malupit na ginawa nun. After nila makumpleto yung tabernakulo, so the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their travel. Nakapatnubay ang Diyos sa kahit anumang gawin nila at tahakin. Sa ating pagbibigay ng sacrificial giving, the reward is the Lord will see us in our journey in life. In every travel in life, He will see us, protect us, bless us, guide us. Because His glory dwelt in His place. The Lord dwells with them in the sight of all them. And in the eighth day, the priest started their ministry, as what Moses commanded them. And they went into the tabernacle, and when they came out, ganito po yung nangyari. Leviticus chapter 9, verse 23 to 24. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. Tent of meeting, that's tabernacle. When they came out, lumabas sila, they blessed the people. Amen? And the glory of the Lord appeared
to all the people. The glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when the people saw it, they shouted for joy and fell face down. And they worshiped the Lord. Do you want, at the end, we want to shout for joy for the Lord? Amen? Kaya nga sabi dun sa tema ng kanta natin, praise, thanksgiving, di ba? And then sa huling part ng chorus, sacrifice of joy. Because the last time, even in the last time, nung binless na sila ng Lord, and the Lord dwell with them, they shouted for joy. They sacrificed their joy. Amen? Do we still, do you want to have that joy? Kapag nakompleto po ang tabernakulo ng Diyos? Amen? Tayo po tayo lahat. Grabe talaga. Tayo po tayo lahat. Lahat po natin mga kamay. The Lord wants to bless us this day. Ulitin ko po yung verses. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people and the glory of the Lord appeared to all the people. You claim it, church. Let's claim it. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and fat portion on the altar. And when the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Lord, we want shouted for joy. Lord, maraming salamat po, Panginoon. It is a privilege to be in and be part of this sacrifice. Amen? Is it a privilege that will happen for we gather not in our benefit, but will gather in His name? So what we need to do, we lift our hearts in worship and bring the sacrifice of praise and joy and thanksgiving. You wanna sing that our theme song for tonight, for today? Our theme song lang natin. Kahit yung chorus na lang. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. You said it. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. Yes, we offer up to you the sacrifices of joy. Ito yung sinabi sa second verse. Lord, you've taught us in your word to give thanks in everything. You'll provide a place of refuge beneath the shadow of your wings. So we promise to obey you and to walk in all your ways. Lord, in every situation, we bring the sacrifice of praise. Let's sing it again once more. We bring the sacrifice of praise. Let God hear you. The house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. You say it with commitment, church. Sacrifice.
Yes, we offer up to you the sacrifices of joy. Let we offer up. Lord, we offer up to you the sacrifices. That's what you're saying it right now. Isipin mo yung sacrificial giving mo kay Lord. Gusto mo yung sacrificio. To you the sacrifices of joy. The sacrifices of joy. The sacrifices of joy. Hallelujah. You talk to God right now. You speak to Him. You talk to God right now. Lord, I want to do a sacrificial giving to you, Lord. Lord, I want to shout for joy. Once we have the temple that you build for your presence to dwell on us, Lord. We want the sacrifice of joy. Shout for joy and fell face down because you have completed your faithfulness creating your tabernacle. This place is the place you've chosen to dwell. You talk to God right now, church. Lord, give desire to give a sacrificial giving to you, an obedient giving to you, a willingness giving to you, Lord. A willingness giving to you. You put a throne inside of our hearts. Throne, Lord God, that where we're willing to give, obedient to give, and sacrificial to give, Lord God. This is the serving that you're looking for. A serving that you're looking for, not only to complete your tabernacle, but you want to dwell in your loved people. Maraming salamat, minahal mo kami, Panginoon. You could have said no, but you could have said yes. And we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for helping us understand these words today. And our Father in heaven, and as we pray this desire, our Father, you bless us, your people, and let your glory appear in our family, in their children, in our children. Lord, I know after this, that the tabernacle has been completed, you have given the blessings that you instructed Aaron. As what you said, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, we're so happy you've given us opportunity to build this tabernacle, Lord God. We are your spiritual Israelites, Lord. We're not the stiff-necked Israelites. We're the ones who willingly obey, whose hearts been moved and stirred up. That's why we give our offers of praise and thanksgiving. We can't do it without you, Lord. We need you, God. This is all our prayer and thanksgiving and our desire. In Jesus' mighty name we pray. Let's everyone shout, say amen. Amen. Lord, we desire to shout for joy. We thank you, Jesus. Maraming salamat po, and God bless us all.